Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel, di nakalimutan mag-subscribe. So ayun mga burikat, for today's video mga burikat, recently mga burikat, dito ako mga burikat, nag-vlog mga bis sa ating restaurant mga burikat na Tinlex mga bis sa YouTube channel ko mga burikat. And currently mga burikat, nagkaroon mga burikat ng problema mga bis yung ating restaurant mga bis. Nabanggaan ng truck, nakakaloka dahil. Yes mga burikat, nabanggaan ito mga bis ng truck at the same time, nalugi din mga bis. Nalugi siya mga bi kasi mga burikat tuwing nagiinuman dito dahil mga nagiinom, nagabatuhan ng baso, nababasag yung mga baso. And currently mga burikat, naabandonado na po ito mga bi yung lugar na to pansamantala. Kaya sukat sa mga burikat, may nakalagay mga bi a space for rent mga bi. Sa mga gusto magrenta dahil, sa mga gustong rentahan to mga bi para gawing kainan or kahit ano dahil, please contact me James Polion, siya po mga bi. And nakakalungkot dahil kasi nakaraan lang dahil dito ako kumakanta, dito ako nagpapatawa. Ngayon mga bi, wala na, sarado na siya mga burikat. It almost 3 months na, dahi 3 months na rin ako hindi kumakanta mga bi. And by the way guys, ito mga bi yung ating mga singer dahi. Ayun, so ito mga bi yung ating singer dahi. And syempre, ito ako dahi. Ang baklang bayo at ang baklang kanal. And of course, ang baklang tarantado. Ayan dahi, pulang pula. Syempre malapit na yung Valentine's Day. By the way, happy Valentine's Day po dyan sa lahat po ng mga nagmamahalan dahi. James B. James Booney. Ganon dahil. Sa front dito mga B, dito po ko mga burikat, kumakanta mga burikat ng lullaby. Ganon. Rockabye, rockabye, lullaby. Ngayon mga B, wala na dahil. Estrado na talaga siya. Dito mga burikat, nagbangga mga B yung truck dahil. Oh. Ayan siya dahil. So nakaraan dito, mayroon pa to siyang ganito, ginagawa. Ngayon dahil, sira na dahil. Dito nagbangga yung mureta. Saka ulo ka. Dito rin mga burikat, yung ating bagong kubo-kubo mga burikat na pinagawa mga B. Ayan dahil. Naabandonado, no, sayang din, oh, so ito natin mga burikat yung mga singer dahil, oh ito mga bi, sa kubo-kubo na ito mga burikat na pinagawa natin mga bi. Ayan mga bi, ginagapangan na po siya mga bi ng mga alugbati dahil, nakakaloka. And ito mga bi sa likod ay actually guys, pakita mo dahil, ito mga bi yung likod ay, oh, their province po yan, maganda po yung likod yan dahil. Oh, ganda, 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 nalugi na, sobrang ganda. Ayan dahil, and by the way guys, so dito naman mga bi sa front dyan dahil. Ay yung mga naglalaba dahil, mga kapitbahay naglalaba, gumagamit ng gripo kasi wala yung may-ari. Confirm! Ito naman mga burikat yung kutsyon mga bi, oh. Hindi na rin ito nagamit mga bi yung kutsyon dahil, sayang dahil. Nakakaloka, kinukuto-kuto na lang siya dahil, parang bato ko be. Pero by the way mga burikat, kaya't ganito mga bi nangyari mga bi sa pag mga bi. Naging part ako nito dahil dito ako kumakanta-kantarate dahil. Alam mo before, ako yung pinakamagaling kumanta ito sa amin dahil. Siyempre sip-sip ako sa may-ari, ganoon talaga dahil. Walang-wala akong that time. Pero ngayon meron na, kaya dead mo na rin. In-update ko lang kayo mga burikat sa ating restaurant mga bi na nangyari guys. So ito ang sakuna mga bi. Pero so far, grateful naman tayo mga burikat sa mga blessings mga bi na mga napupunta sa atin, yung mga blessings mga burikat na binibigay sa atin ni Lord mga bi. Kasi guys, bukod sa restaurant mga burikat, nag-vlog po tayo mga bi. Diyan po tayo kumuka mga burikat ng income. At the same time, diyan po tayo mga bi kumuka mga bi ng pantulong. At the same time, yung sobrang blessing mga burikat, iniipon-ipon ko rin dahil para sa aking malaking tindahan. Kasi yun mga bi, yung goal ko talaga dahil malaking tindahan para sa pamilya ko so far. And malapit na be, and go lang lang go. Mangarap ka ng mangarap, basta mga burikat, yung pangarap mo mga burikat, naka-align mga bis sa gusto mangyari sa buhay mo. Kaya pag napagod ka, magpahinga ka lang. Nakakaloka ka, huwag kang sumuko. Dahil pag sumuko ka, wala mangyayari sa'yo. Dahil tandaan mo dahil, hindi pa tayo financial stable, wala tayong pera pag sumuko ka. Wala magtatrabaho sa'yo kung sumuko ka. Kaya go lang, kagaya nito. Ito, ihaloy tulad ko sa buhay natin na kapag ang business nalugi, ibig sabihin, may ibang purpose si Lord na darating sa buhay mo. Kaya, tsaga-tsaga lang tayo, bi. May mga bagay na kailangan na rin talagang mawala para at the same time, dalhin ka ni Lord kung saan ka nakalign, kung saan yung path mo sa buhay. Kaya, go lang, accept lang, accept. At the same time, may mga bagay din talaga na sinusubukan lang talaga ni Lord kung para talaga. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, iniiwas ka ni Lord eh. Di ba, bi? Kapag para sa iyo isang bagay na yan, dahil gagawa ng paraan si Lord para makuha mo yan sa ayaw at gusto mo. Ganon! Kagaya ko nakaraan, nung kagawad ako dahil nag-early campaign ako, bi. Wala pa nag-election, namimigay na ako ng, ano, dahil, ng grocery dahil. Di ba? Binuto ako ng mga tao dahil, nautok sila dahil. Kaya, ganon mga bi. Kung para sa iyo, para sa iyo. Gagawa ng paraan si Lord kung ibigay niya yan sa iyo dahil. Tira mo ito, hindi para sa kanya. Nalugi. O, di ba? Ibig sabihin, hindi to painuman dahil. Or baka simbahan to. Hindi, joke lang po. Sa mga gusto magrenta nito mga bi, go na po kayo mga burikat. Nasa front po mga burikat yung contact number dito lang po sa Brooks Point, Palawan mga bi. At make sure maganda dito mga burikat yung place mga bi. Hindi po binabaha dito mga bi. At nakaraan binabaha ng alak. Ngayon dahil ano kayang babaha dito? Sana blessing na sa sunod dahil. Ito mga bi yung CR dahil. Ayun mga burikat. Okay pa naman yung gripo.
Ay, gumagana pa yung gripo, day. Ito mga bisa male. Ano bang basa? Male or mali? Male, mali, di ba mali? Sarado na po ito pansamantala, ha? Kaya sa mga gusto, again, sa mga gusto magrenta, please contact James Polioncio para matubuan ko kayo, day. Kung gusto niyo hindi magpatubo sa akin, sa number niyo i-contact. Pero kung ako sa inyo, magpatubo na kayo sa akin para may idagdag income ako sa aking tindahan. Currently, mga burikat, si Edgar mga burikat na sa hospital pa rin, mga B. Hindi na po ako nakapag-update sa inyo, mga B. Pero nakabigay po tayo mga burikat ng 10,000 pesos, mga B. Kasi may nag-comment-comment dito, day. Ano daw, mas mataas para yung views ko kumpara sa, mas mataas para yung revenue ko kumpara sa binigay ko. Again, maliit lang po ang kinikita ko sa isang video po at malaki po yung binigay ko kay Edgar. At the same time, alam ko malaking tulong ngayon sa kanya when it comes sa pambayad sa bill sa hospital. And huwag na kayo mag-bash. 2024 na, oh, we gonna spread love na lang, Ben. Ayaw nyo ba yun? Diyos ko, puro lang kayo toxic dahil. Ayaw nyo ba yung purong good vibes lang? Diba? Kasi sabi kasi ng mga burikat, kapag good vibes ka ng mga burikat, makaka-attract ka ng blessing. Pero kapag puro negative, di puro negative darating din sa buhay mo. Kaya good vibes lang mga burikat. Huwag tayo masyadong nega sa buhay. Nakakaloka ka. Maging happy ka na lang sa achieving sa ibang tao, sir ulo. Meron tayong mga question mga burikat na ginawa mga para sa ating mga kagawad mga burikat. Ayan, ang pinaka first question. Sa palagay mo bilang isang kagawad, ano ang dapat mo may iambag sa barangay para sa pagbabago? Ikaw, kagawad Lita. Para sa pagbabago? Hindi, para sa katarantaduhan. Para nga sa pagbabago, hindi ka nakikinig, Auntie Lita, ha? Para sa pagbabago, Auntie Lita, sa palagay mo, anong may iambag mo sa barangay natin para at the same time, magbago rin yung kalakaran dito? Kasi mga burikata, bulok po ang barangay namin, charot. Ikaw, joke lang po. Ikaw naman, Auntie Lita, sa pagbabago para sa, ano sa palagay mo? Siyempre bilang kagawad na gusto kong burain na natin yung mga nakaraan na ano na strategy, kailangan nating magbago kasi yung elected tayo dapat tayo mismo ang maunang magbago. Di ba? Bago ipa-iral natin sa ating barangay. Unang-una diyan sa loob ng barangay, kailangan nating mabago yung mga tao diyan, mga mukha. Yes, mga mukha at dito ka pa ng pera mo, kampero ganun, char. Aso ganoon. Pero sa palagay mo ba, bilang pagbabago, sa palagay mo, ikaw kaya ang pag-asa ng barangay natin para sa pagbabago sa mukha mong yan? Hindi ko rin masasabi. Siyempre kung mag-iisa lang ako, kailangan natin ah. Kasama. Ikaw sa palagay mo bilang kagawad, yung tungkulin mo ba, nagagampanan mo hindi? Ay, nagagampanan ko eh. Nag-duty rin ako. Ay, or nag-duty ka dahil sa pera? Hindi naman, siyempre. Natural. Tumaklaan talaga. Since kagawad ka ngayon, may balak pa tumak mo next year? Oo naman. Tatapos mo yung legacy mo, kaya tatlo? Nagawad mo. Ang papala rin pa tayo, di ba? Kumbaga ako, maliban sa pamilya ko, gusto ko rin, siyempre hindi natin hinihingi, tumatanda na tayo. Gusto ko din na may maiwan ako magandang legacy sa kapwa ko. Ito, yun ang tanong. So, pwede ka naman na hindi tumakbo ng kagawad, pero pwede ka magawa ng kabutihan. At the same time, magkakaroon ka naman ng legacy kapag gumawa ka ng kabutihan. So, bakit pa kailangan tumakbo ng kagawad? Hindi, iba kasi na... Pag may power ka. Kumbaga may power ka, meron kang pwedeng... Kumbaga may power ka na lumapit sa mas mataas sa'yo. Oh. Alam mo kasi... Diba? Kung gusto mo ng power, bakit hindi ka tumakbo ng kapitan? Ayaw ko. Kanina. Kasi maganda rin na... Bilang isang kagawad tayo, diba? Hindi pa. Gusto rin natin siguro na... Katulad sa ating gagawad tayo, gusto natin gumawa ng maayos sa barangay natin dahil habang buhay tayo, mababanggit ang pangalan natin. Pero pag gumawa tayo ng kasamaan sa barangay natin, kahit patay na tayo, paulit-ulit na lang yan. Di ba? Na babanggitin. Oh, mabuti ngayon, namatay na si kagawad na yun, nakurap. Since ang sahod natin ay 7,500 lang, sa palagay mo, deserve mo ba yun bilang kagawad kahit malit lang yung sahod mo? Oo naman. Kahit naman konti lang, masaya na tulong pa din yun. At least kahit paano, meron tayong pagkukunan din ng maibigay din natin sa tao. Kabarangay natin. Kapag sumasahod yung mga kagawad, nakakaipon-ipon ka wala din? Wala. Naubos din? Di ba wala pa ka tayong sahod? Sige na tayo bigay. Ang dami kasi mga takaban sa pera sa amin dito dahil nakakaloka din. Mga mukhang pera yung mga tao sa amin dahil. Kaloka na ba yung nga muna tabi ha? Dito sa mga burikat, pag hindi ka nakabigay mga burikat, masama ka na dahil. Pag marami ka nabibigay, puri ka dahil. Kapag nagkamali ka na isang hindi beses lang, lahat. Basura ka na. Pero karamihan sa atin dito, Nina. Since ang sahod natin 7,500 lang, sa palagay mo, deserve mo ba bilang kagawad, Auntie Lita? Deserve ko ang 7,500 kasi nakakataba naman sa puso natin na kahit kapakunti-kunti. Hindi ka ba nagreklamo na, oh my God, 7,500 lang yung sahod ko, pag mas malaki pa nabibigay ko sa ibang tao? Hindi na, bakit kailangan po magreklamo kasi bilang... Ano, kagawad, tungkulin natin talaga, hindi yun mawala sa atin na hingian tayo. Okay. Minsan, kung mayroon,
kahit konti, makabigay. Pero kung wala, hindi rin nila tayo mapilit. Oo. Hindi ba? Tsaka mga bi, actually, mga burikat, malit lang kasi mga bi, yung ira mga bi naman balot, mga bi. Kaya guys, 7.5 lang po mga burikat yung 1 month namin, mga bi. Bilang kagawad, napapagod ka ba nilang? Hindi rin. Hindi. Ha? Masaya ako. Masaya ka? Hindi ka nagsisi, tumakbo ka? Hindi. Sa'yo muna ka nagsisi ka kasi parang ang dami naghahingi sa'yo. Inang. Nagsisi ako. Dapat nagtinda dala ko ng Natasha. Wala din nila. Kasi hindi ka nagsisi. Wala, pero wala rin regrets. Nakaka-proud kaya. Nakaka-proud kaya. Pero anong opinion mo? Ay, anong thoughts mo, diba, since ikaw yung pinaka-first kagawad? Nashock ka ba? Anong pakiramdam na nag-first kagawad ka? Hindi ko in-expect. Sa totoo lang. Alam umiyak ako, umiyak ako. Umiyak ka? Oh my God! Nakakaloka dahil. Ikaw nga, Tilita, in-expect ko ba manalo ka? Hindi. Ako hindi. Hindi ako ano kasi nung pagbilangan na, di ba, sabi nila pampito ako, magdasal na raw ako, baka magwalo ako. Sabi ko, matulog na lang muna ako. Nung natulog na ako, pagbilang ulit, pang-anim na ako, sabi ko, tulugan ko ulit, baka mag-akyat pa. Di ba ang nangyari? Oh, ikaw, ang naging pang-anim. Oo, pang-anim ako, mga nadaya ako, mga bin, nakakaloka dahil. Diyan, pang-lima pag ginsin. Pang-lima ako naging pang-anim, pero okay lang mga burikat. Actually, ako naman, may konting tampo din naman ako sa mga nagko-compete-compete dyan dahil. Kasi di ba, I know what I deserve. Grabe rin kasi yung effort ko talaga, auntie. Pero kahit ganun yung resulta, ang importante natin, nakapasok pa rin. Pero may ano kakasalanan ka, di ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang umuwi kasi manumpa na tayo kaagad. Umuwi ako, inaantok na ako. Sabi mo, magbalik ka agad. Hindi na ako nakabalik na eh. Kaya yun din talaga mga burikat, pagising ko, oh my God, pang-anim na ako, hinabul ko pa sa munisipyo, hinabul ko pa kay Am Jermelin, hindi na talaga siya ma-fix mga burikat, kasi mga bi, yung papel mga bis na-proclaim mga bi, kaya wala na yun siya mga bi. Pero ang importante mga burikat, kagawad pa rin tayo mga bi, di ba? Kahit pang ilang ka sa posisyon, ang importante yung ginagamparan mo yung kagawad ka. Tsaka bilang kagawad, kailangan talaga yung mga community mo, yung mga nasakupan mo, gawin mo yung best, di ba? But at the same time, kung sa akin ito, buka pa next year, butuhin ka pa ulit, di ba? Ikaw ang Tilita, sa pagbutuin ka pa rin, sir, hindi na. Nasa kanila na lang yan, kung gustuin nila yung mga taong, hindi naman deserve na talagang nanunungkula ng maayos. Nasa kanila na lang, dahil, kasi unang-una, pansinin ka agad nila sa barangay, sa dutihan pa lang, di ba? Tayo ang namumuro. Ang mga dati, wala na silang pakialam, di ba? Hindi silang higialam. Kasi mga tawak, brati, ito tanga-tanga, di ba? Sorry. Kulang pala kasi. Joke lang po, joke lang. Siyempre tayo mga kagawad tayo, di ba? I-describe mo naman sa Auntie Lita, anong klaseng kagawad ba siya? I-describe mo siya. Si kagawad Lita, although may mabunga nga siya, pero ano po yan siya, totoong tao. Wow! Baga, ganyan lang siya, pero hindi siya gaya nung iba ba na pag nakatalikod siya, iba na yung sinasabi sa'yo. Hindi si kagawad Lita, ano yan siya, parangka siya. Ako naman rin lang, anong klaseng kagawad ako? Ikaw, parangka, alam mo ba na natutuwa talaga ako tuwing makita kita? Mukha, kagawad na mukhang pera, gano'n? Hindi, na kumbaga nakakahugot siya ng good vibes. Totoo? Sabi ko, Ninang, bakit? Yung pila natin saan, ha?